for today's episode, I'm going to show you how to use this tire repair glue. Tanggalin natin itong takip at itong kanyang seal. Kinatulad din yung tip ng kanyang pointed mouth para mas controlled yung amount ng glue na lalabas. Halos wala din siyang amoy, pero pagkadinikit mo sa ilong mo, masakit siya sa ilong at amoy chemical na hindi mo maintindihan. So huwag natin patagalin pa. Let's start! Step 1. Clean up the bonding surface. Linisan muna natin yung surface para mas dumikit at mas maging effective yung glue na ating ilalagay. Hindi na pala natin ginamit dyan yung liha or yung sandpaper. Step 2. Press the glue bottle to control the amount of glue. Lagyan na natin ang tire repair glue. Almost yung tip lang ng pointed mouth na yung kinat natin para mas makapenetrate siya sa mga cracks ng gulong tulad nitong gulong ko. Yung gulong pala natin ay yung stock tire pa ng ating Suzuki Raider. Almost 1 year and 8 months na at 16K Odo ang itinakbo. Step 3. Spread the glue evenly and evenly until no cracks are visible. Spread lang natin ang maayos yung glue para mas sumasok siya sa kalooban ng ating crack na gulong. Then kung kulang pa, dagdagan lang natin hanggang sa ma-reach natin yung ideal na amount ng glue para siguradong solid at quality ang magiging result nito. Step 4. Use a scraper to press or bind and fix it. After natin malagyan ng glue yung portion ng gulong na may mga crack, gamitin lang natin itong scraper na kasama nito ang ating tire repair glue. Spread lang natin. So, mas madidistribute at malalagyan ng maayos yung mga portion ng gulong na meron pang mga gaps. Then, kung kulang, lagyan or dagdagan pa natin. Ibaling sobra, huwag lang magkukulang. Press lang natin ulit to make sure na na-fill up pa natin yung mga gaps para makuha natin yung kanyang best result. Yan, press lang natin siya ulit. Itang paulit-ulit. Yan pala yung motor natin na Suzuki Raider na linis lang ang baon. That is how it looks after natin matapos yung pag-apply ng ating tire repair glue sa ating gulong. Kumuha nga din pala tayo ng konting sample ng ating tire repair glue. And based sa aking assessment, yes, it's elastic and tough. Damay na nga din pala natin itong isang motor natin dito. Nasira yung kanyang upuan gawa ng kalmot ng mga pusa. Subukan natin ito dito since may rubber materials din itong ating seat cover ng ating motor. Same procedure lang ang gagawin. Apply tayo ng tire repair glue dun sa portion ng upuan na may damage or sira. Ang initial curing time nga pala niya ay 10 to 30 minutes. Then, fully cured siya after 24 hours. Ito siya after natin apply yung tire repair glue sa ating seat cover. After 30 minutes, tuyo naman siya, pero as you can see, medyo malambot at hindi pa siya ganun katuyo sa loob. So, hayaan muna natin siya or balikan natin siya after 24 hours. Ito na yung ating seat cover after 24 hours. Sa tingin ko, effective naman. At hindi lang din naman siya puro sa gulong or tires na ang gamit. Tingin ko pwede din siya sa mga speakers at iba pang gamit na makikita sa ating bahay. Ito na yung ating gulong after 24 hours. Mas matigas na siya compare before. So sa tingin ko effective naman. Pero hindi ko siya ma-recommend na gamitin ng pamatagalan. As much as possible, kung may budget naman ay mas maigi na bumili na lang ng bago. Huwag yun ang ipagsaplar ng inyong kaligtasan. Malibali lang siguro kung kailangan talaga. Emergency or contact ang inyong budget at walang pambili ng bagong gulong. Pahabol ko lang, this glue can only repair a small part of the scratched tire rubber. Large areas of tire brakes, holes, air leaks and other serious conditions cannot be repaired.
bago natin tapusin ang video na ito, sana'y nakatulong at may natutunan kayo. Please like, share, subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Adios!